Hey, this is Teacher Wang. Welcome to my YouTube channel. Sa video natin ngayong araw, ay tuturuan ko kayo kung paano i-represent yung real-life situation gamit ang function. So, kung gusto nyo matutunan kung paano yun, keep on watching! Ayan! So, bibigyan ko kayo ng tatlong halimbawa kung paano i-represent yung real-life situation gamit ang function. Okay, dito tayo sa pinaka-basic. We have a function of D that can represent the distance a car travels in T time if its rate is 45 km per hour. So, dapat familiar tayo dun sa mga formula. Yung formula para sa distance ay D is equal to RT, where D is distance, R is rate, and T is time. Okay, so give the function D that can represent the distance a car travels in T time. So, ibig sabihin, gagawin natin yung D of T. Ayan. So, is equal to, okay, ang rate niya ay 45 km per hour. So, we have here 45. Okay, tapos T. Ayan. So, D of T is equal to 45T. So, ito yung kanyang representation gamit ang function. Okay, for our second example, a cell phone online shop will give 30% discount on mid-range and flagship units. Give a function F that can represent the amount of cell phone if a shopper will buy X unit or units at regular price of 15,990. So, simple lang gagawin natin para ma-represent natin to as function. Okay, una, kailangan muna nating malaman yung discounted price. Okay, para malaman mo yun, kailangan yung 15,990, okay, i-multiply mo sa 30%. Ayan, ito yung long method. Tapos, yung sagot niyan, i-subtract mo dun sa 15,990. Or pwede rin naman na yung 15,990 ay multiply mo na lang sa 0.70 or sa 70%. Kasi, ibig sabihin, 70% of the price na lang yung babayaran mo. Ayan, so, 15,990 times, okay, 70%. So, equals 11,193. So, yung regular price niya ay 11,193. Ayan. So, yung kanyang representation sa function ay f of x is equal to 11,193x. So, ito yung ating representation para dito sa ating given na ito. Okay, for our last example, we have piecewise functions. An Arcang bus costs 15 pesos for the first 4 kilometers and each additional integer kilometer adds 3 pesos to the fare. Represent the bus fare in terms of distance D in kilometers using piecewise function. So, kung mapapansin natin dito sa ating given, hindi natin siya kayang i-represent gamit lamang isang formula. Kasi, kung mapapansin nyo dito, sa unang apat na kilometro, iba yung rate niya, 15 pesos. Tapos, pag madadagdagan, 3 piso na lang yung madadagdag kada kilometro. So, ibig sabihin, hindi natin siya kayang i-represent gamit lamang ang isang formula. So, doon na papasok yung tinatawag natin na piecewise function. So, we have f of d equals, okay, so dito, magbabayad yung passenger ng 15 pesos. F, yung distance niya is greater than 0. Hanggang yung distance niya ay less than or equal to 4. Okay? So, ibig sabihin, ayan. So, sa unang apat na kilometro, D is greater than 0 and D is less than or equal to 4. Okay? 15 pesos. Okay? Now, kung halimbawa naman, nalalagpas siya doon, paano naman natin i-represent yun? So, given na, nakapag lumagpas ka ng 4 kilometers, magbabayad ka na ng 15 pesos. Okay, so yung D natin, babawasan natin ng 4. Okay, so bakit natin kailangan bawasan ng 4? Kasi itong 4 na ito, ito na yung 4 kilometers kanina, binayaran mo na yun ng 15 pesos dito. So, D minus 4. Yung distance mo, bawasan mo ng 4 kilometers, ito na yung payment mo doon. Ngayon naman, ito, kailangan natin i-multiply yan sa rate na ito, dito sa, okay, 3 pesos. Okay, so, 3. This is, if, okay, D is greater than
4. Ayan, so that's all for today's video. Sana'y natutunan nyo yung lesson natin ngayong araw. Sa susunod nating video ay matututunan nyo naman kung paano mag-evaluate ng function. See you on my next one. Bye!